Hello, sawadee kap everyone, sa lahat po ng cast. Ayan, this is a question for everyone, if you would like to answer. What are your setbacks, kung meron man, like to pursue this movie? Like, di ba, ginawa to during the pandemic, and nag-hesitate ba kayo na, ay, ayoko kasi dahil sa situation ngayon? Siyempre, since pandemic. Hesitation, yes po, nung una. Totoo po yan. Naging magkakaibigan po kami from Zijan to down to Gian. Lahat po sila. Sobrang bait. Opo, promise. Eh, pero Christian, kamusta naman yung dalawang linggo mong bakasyon sa VCMT? Speaking of that. Ikaw lang naman ang nandoon buong magdamag. Opo, yung rambutan po. Hey guys, welcome back to my channel, Jomar Chasing Moments. And yes, for today guys, we have invitation from a media conference of the two coming series and one movie from the Philippines. I'm excited to meet the cast of Loving Emily and of course Boyette. I don't know how to pronounce this. It's Boyette, not a girl yet. So see you guys. Ang next question natin mula naman sa Thailand from Joms Villasencio of Pinoy Tayo and Filipino Media and Bloggers Group in Thailand. Wow. So, Sir Joms. Sawadee ka. Sawadee ka, everyone. Oh my God, may mga Thailand. I miss Thailand. Punta na ako dyan. Wait lang. Ngayon I na love po. Thailand. Okay, good afternoon, everyone. I am Jomar Chasing Moments. I'm a member of Filipino Media and Bloggers Group dito sa Thailand po. And guys, mag-change outfit ako. Kasi for another media conference, which is a Boyette. So, para naman din nakakahiya, no, na baka may mga same ano media personalities doon na nandun din kanina sa ano sa media con ni Loving Emily. So at least nakapag-change outfit ako, oh, di ba? So laban na 'yan. This is it. Okay, napabahan ako, but I'm with Mommy Pink. So kami yung dalawang representative sa Thailand. So this is it. Laban. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si MJ Felipe. Welcome to this global media launch of an exciting project. You know, I've been hearing about this movie for quite a while and sobra na akong curious kung ano ba talaga ito. You know, I'm sure you've heard of Boyette. Ayan, it's not Boyette, it's Boyette. Alright, so I'd like to say hi to all of our friends. Kanina nabanggit ko, it's a global media launch. Bakit ba ito tinawag na global media launch? Because we have members of the press from different parts of the country and abroad. We have friends from Thailand, we have friends from the Middle East, and they're excited to exchange questions and insights and whatever sa ating cast tungkol sa proyektong ito. Alright, eto na. Simulan na natin. Ayaw ko nang patagalin pa. Tawagin na natin isa-isa ang ating cast members para sa proyektong itong Boyette. Let's start off with Jairus Aquino. Hi, Jairus! Hello po. Good evening po. Sa lahat po ng press people na nandito, salamat po sa pagdalom. Thank you, Jairus. Let's Thank call you po. Now Fee Palmos. Hi, Fee! Hello po sa inyong lahat. I'm very sorry. Sana hindi kayo nagulat. Opo. Let's call in now Gian La Chica. Hi, Gian! Hello! Hi, everyone! Thanks, Gian. Let's call in now Andre Garcia. Hello po sa inyong lahat, sa press people. Hello, and sa mga nanonood, we're happy to be here para sa inyo po. Let's call in now Christian Antolin. Hi, Christian! Hello po. Po sa ating sa press people and sa mga nanonood po. Thank you, Christian. Let's call in now. Oh, syempre, the one and only Chong Joey Marquez. Hi, Chong Joey! Hello! Hi! Let's call in now. Of course, Maris Racal. Hi, Maris! Hello! Hi! Hi!
Hello! Hello sa lahat ng nanonood ngayon. Thank you so much for your time. And to all members of the press, thank you so much for your time din po. Let's call it naman. Let's call it Inigo Pascual. Hi, Inigo! Hello sa inyong lahat. Hello sa mga press natin dyan. Kamusta kayo? Kuya MJ, maraming salamat. Thanks for being here sa inyong lahat. We're super excited na mapanood nyo ang aming pelikula ng Boyette, Tata Girl Yet. And of course, hindi makukumpleto ang ating media launch tonight if hindi natin tatawagan si Boyette, of course, si Jan Haranilia. Hi, si Jan! Hello. Ayun. Hi po. Gandang gabi po. Ay. Hello po sa press people and sa mga online viewers natin dyan. Maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo and sobrang excited na po na i-present sa inyo ang Boyette, Not a Girl Yet. Let me just call in the person who ang kapitan ng barko ng Boyette, and he also wrote the story, you know. So I would like to specially call in our director, Direk Jumbo. Hi, Direk! Hi! Ano ba yan? Anyway, ayun, hello po sa inyong lahat, sa mga nanonood at sa mga kaibigan natin dito, nakasama natin ngayon with us, the members of the press. Sana mag-enjoy lang po ang lahat sa global media launch na ito. Yes, bongga ng global. Salamat po. At excited na po ako na mapanood ninyo ang aming munting pelikula. Alright. Direk, nasimulan na natin, napakita na natin trailer. Simulan na natin and question, ang question and answer portion. We'll be calling some members of the press one by one. Pero let me just throw in the first question, Direk, no? Anong inspirasyon ng pelikulang ito? Is this a true-to-life story? Kwento mo ba to, Direk Jumbo? Ano ba? I-share mo nga sa amin paano nabuo itong Boyette. Ngayon lang ito malalaman ng cast, lalo na ni Zijan, Boyette. It's actually from a personal experience. Calling now our Filipino and Filipino media and blogger friends from Thailand. From Pinoy Tayo, let's call in Renen Taguba and Joms Villasesho. Hello, sawadikap everyone! Sawadikap, Renan and Jom! Hello! Hi everyone! I am happy! Yes, hello po sa lahat ng cast ng Boyette, Not Yet a Girl. Not a Girl Yet. Not a girl yet, sir. Girl yet. Sawadika, Jomar. Hello, sawadika, everyone. At sa lahat po ng cast. Ayan, this is a question for everyone. If you would like to answer. What are your setbacks, kung meron man, like, to pursue this movie? Like, di ba, ginawa to during the pandemic? And nag-hesitate ba kayo na, ay, ayoko kasi dahil sa situation ngayon. Okay, so let's give na lang a chance yung sa mga hindi nakasagot kanina dun sa first question ni Rina. No? Let's go to Inigo. May mga hesitations ba, Inigo, on your part? Siyempre, since pandemic. Actually, yun yung una kong kinonsider kasi sabi ko magiging safe ba, and since it was gonna be my first project talaga during the quarantine. Siyempre natakot ako, pero you know, siyempre may protocols naman tayo sa Star Cinema, and I was sure naman na magiging safe yung takbo ng project namin. And it was safe. Look at you, healthy, yes. Happy, di ba? Masyadong masaya. Tama. Christian, ikaw naman. May mga hesitation ba on your part? Hesitation, yes po, nung una, Sir MJ, and the question ni Sir Jomar. Kasi to be honest, and I know naman na, and sa karamihan sa inyo po na, alam na hindi ko, ito po yung pinaka-first na movie ko. Bilang, nakilala po kasi ako, to give you a background lang po, nakilala po kasi ako sa TikTok, and doon lang po ako basically umaarte talaga. And nung sinabi po na nabibigyan ako ng role sa ganitong movie na to, tapos binigay yung mga pangalan ng mga makakasama ko, parang, hala, Zijan Haranilia, Inigo Pascual Marisracal, Joey Mark, hala, ma, ayoko na. Yung parang ganito, parang, oh my God, ang makakasama ko ay mga veteranong aktor, aktres. Tapos ako po ay bilang nagsisimula pa lang, bilang kumbaga parang virgin pa yon sa ganitong industriya,
Pero yun po yung pinaka setback ko or parang pinaka reservation mo, no? Reservation or ano or dine-in reservation dine. Pinilit talaga. Talagang pinilit na pinilit yun, ha? Eh, nagpa-reserve ako. Nagpa-reserve ba tayo? Hindi yun po. Pero, going back po din sa question ni ano, para maipasok ko na lang din, na sobrang thankful po ako na dahil kahit hindi ako nag-back out at tumuloy pa rin ako, kahit alam ko na makakasama ko yung mga veteranong actor, actress, baka ma-pressure kasi ako. Pero, naging smooth po yung pakikitungo nila, naging totoo silang tao, grounded sila, tapos naging kaibigan ko pa sila. So bali parang nawala na yung kaba ko, yung reservation, ganun po, nawala na po sa akin yun dahil sobrang bait po nila, to be honest. And ano, ipupusta ko po yung tricycle ni Papa, totoo po yun. Totoo po yun. Naging magkakaibigan po kami from Zijan to down to Gian. Lahat po sila. Sobrang bait. Opo, promise. Eh, pero Christian, kamusta naman yung dalawang linggo mong bakasyon sa VCMT? Speaking of that. Ikaw lang naman ang nandoon buong magdama. Opo, yung rambutan po talaga ako talaga nagpauso noon. Kasi lahat sila nagtatrabaho ako kumakain ng rambutan. Ako lang lagi nangunguha, ganun. Pero yun po. Natenga, parang ganun. Yes, ako po yung unang natenga. Sila, dalawang linggo na sila tatrabaho. Dead, mabala kayo dyan. Trabaho kayo. Kaya ko rambutan dito. Pero yun po, mababait po sila. And yun po yung pinaka naging unang alanganin ko bago ko tanggapin to. Yun po. Sige, i-gcash na lang namin. Okay pa. Noted. You were in good company, Christian. Jairus, ikaw naman. May hesitation ba on your part to jump right in and join this project? Ako sa totoo lang, sobrang nag-hesitant po talaga ako. Kasi syempre, yung mga kasama ko dito sa bahay is senior. Tapos may bata. May bata kami dito sa bahay. So parang very talagang hesitant ako to do this project. Pero dala po ng COVID. Joke lang. Pero syempre, nung nilatag naman po kasi sa amin ng production yung mga mangyayari, which is sa amin po lahat, no? Parang panigurado mag-a-agree po silang lahat na talagang ang ganda po nung paano yung mga protocols nila for safety, lalo na po ngayong COVID. As in, panigurado lahat po sa mag-a-agree. So talagang dahil doon kaya rin kami nagsabi na okay, sige, go kami kasi ang ganda po nung pagkakalatag nila sa amin na talagang alam namin magiging safe kami for the whole month na wala kami sa bahay and doing this project. Ah, so for a month ito, direct jumbo. 1 month. Yes, for a month siya. Wow. Okay, lastly, before we move on to the next question ni Jomar, Gian, may hesitation ba on your part? First, there was a hesitation. Pero kasi, dahil nga yun sa pandemic, pero mas na yung eagerness to actually work. Kasi, I think naghanap ako ng real connection, yung talagang kasi for almost half a year work lang katapat ng laptop, ganong computer, so iba din kasi yung energy na nakukuha mo sa ganong klaseng interaction. Pero yun nga, so ano, naging eager lang din ako na may taong makasilang ba at safe naman yung pro, kasi tatlong beses kami sinwap test, ganong level. So yun, very thankful naman ako sa ganon. At no regrets, of course. All right. Thank you, Gian. Jomar, your next question, please. Okay, so my next question is, I just want to clarify, kasi sa trailer kanina, si Inigo and si Seichan are friends in the movie, right? Opa, yes, we're friends. So, is this kind of a love triangle between friends? Movie. Direct. Oh, baka si Direk ang safe to answer, no? Direk? Gusto ko yung ginanon mo muna yung buhok mo. Oh. Yung tenga, bago ka sasagot. Go ahead, Direk. Love triangle siya na hindi lang one layer about love. About friendship, about life, about learning, about whatnot. So, siguro magandang word yung love triangle to encapsulate the journey of
Boyette, Charles, and Nancy. Pero hindi lang siya one layer na love triangle, romance, romance, ganyan. Right. Kasi maraming layers sa pelikula nito. Love triangle embraces the confusion eh. Yung journey ni ano ni Boyette eh. No? It's there in that love triangle. Chomar, are you good? Yes, and for that, I just want to ask everyone, how can we avail this very good movie like we are living here in abroad? Good question ni Jomar. Who can answer? Paano ba namin mapapanood itong Boyette, Not a Girl Yet? Zijan, alam mo ba kung paano? Meron po siya sa iWant TFC. Parang yun lang po yung international platform. Pero yung iba po kasi sa Signal and sa Sky Cable lang. So, mapapanood po siya sa iWant TFC and ktx.ph. For only 150 pesos lang po. So, there are four access points, Jomar. We have ktx.ph, iWant TFC, and locally, dito sa Manila, they can watch it via Sky Cable pay-per-view or Signal pay-per-view for only 150 pesos. Wow, so we are excited to watch this movie and congratulations ahead for all the cast of Boyette. Thank you so much. Thank you so much po. Thank you. Okay, so meron sa ang panglimang access point daw and kasama din ang TFC IPTV for all our global audience. Ayan, kaya maraming salamat sa lahat ng cast ng Boyette. Boyette will take us into a journey, no? A journey of self-discovery. You may not be Boyette. You may be a friend of Boyette or a parent of Boyette. But gaya ng nasabi niyo ng lahat, you know, we have a part in Boyette's life. And this movie will take us to that journey and baka meron tayong mapulot para mas maging magandang bahagi tayo ng buhay ng isang Boyette. Maraming salamat sa inyong lahat. Congratulations. Thank you. November 27. Thank you po. 5 access points. iWant, TFC, Sky Cable, Signal, ktx.ph, and TFC IPTV. Sa ngalan po ng buong cast ng Boyette and Star Cinema, maraming salamat po for joining us tonight. Ingat po. Stay safe, thank everybody. Thank you po. Thank you. Thank you po sa mga bayoyo. Thank you so much for watching. What's up guys? Ayan guys, natapos na din ang aming media conference together with the cast of Boyette. Kasi as in, kinakabahan ako. But ayun, so this is very our tiring day. Well, anyway, so nakita niyo naman kung ano yung mukha ko doon. So, yeah, the experience was really awesome. And thank you so much, Pinoy Tayo, for such opportunity. And for all the Filipino media and vloggers group dito sa Thailand. Thank you so much. And don't forget to subscribe to my channel, The Stronger Chasing Moments. And please watch out for the release of series nina, Isa Calzado, which is Loving Emily, and of course the movie of Saijan and the rest of the catch, which is Boyette, Not a Girl Yet. So watch out guys, and sana mag-subscribe din guys to iWant TFC. Thank you so much and God bless you.